yun yung mga lugar na mga magsasaka na wala pa pong gaano kaalaman tungkol sa mga bagong teknolohiya. To ay meron po tayong dagdag na maibabahagi sa kanilang kaalaman. Dapat po ang sukat lamang ng library ng ating paray ay nasa floor lamang siya. At kapag lumalabas po, sobra na ang library na ng ating paray. Sa LCCs, susukatin pa po, sisukatin nila, malalaman po nila kung sobra o sapat yung library. Mahalaga po na nabibigyan po natin sila ng impormasyon tungkol sa pagsasaka at higit po sa lahat yung mga kabataan po na nagdi-discuss na hubog pa po yung kanilang skill po sa pagsasalita po sa harapan. Minus one elementary trick ay sinusukat nito kung ano ba yung mga nutrients na kulang sa ating lupa. Pre-share ko naman po yung tungkol doon sa MOET o doon sa MOET. Mas maano na po yung mas makakatipid na po kasi yung mga farmers sa paggamit ng fertilizer. Maaari na po dating tanggalin yung dayami. Pagkatapos, aabunuhan po natin ito na 21-00-24S o ammonium sulfate. Kasi alam ko po yun kasi mula second year high school pa lang po kami. Dinuro na po sa amin ni Ma'am Beth yung modified dapong method. At kaya ko na po siyang ituro sa akin mga ng mga ganun na may mga technology. Maniniwala po sila sa amin kasi alam nila na galing kami sa school, pinag-aaralan namin yun. Mahalaga po kasi sa para yung patubig. Ang kailangan na natin ay aerobic rice. Makabagong teknik upang mabawasan ang paggamit ng tubig sa production ng palay. Maniniwala po sila sa aking lecture kasi po nag-aaral naman. Ang adaptation po, ito po yung tinanong po ako magulang kanina kung naniniwala po sila sa diniscuss po namin. Sabi niya naman po, syempre po, naniniwala po sila.